Hi guys, welcome back. Balik, ito nga pala yung Sacron. Ito nga pala yung update dun sa sa aircon. Ay! Nag-start tayo nung June 19. Tapos, ang pinaka-start na metro natin yung ay 5,243.9. Tapos ngayon, July 28, yung na-consume niya mula nung June 19 ay 5,474. Hi guys, bali yung computation natin, ito. Yung pinaka-current reading natin. Current reading. Ang date ngayon ay July 28, 2020. Ay 5,474.9. Ayan, bala yan. Then, yung pinaka, yung last na reading natin, based dun sa ano to, based dun sa mes submitter, June 19, 2020. Nagsimula tayo ng ano, nagamitin 5,243.9 din. Pasensya na nga pala kasi medyo busy kaya hindi ko na masyadong naantabayanan. Kaya binis ko na lang yung pinaka ano sa submitter na natin. Kasi yung aircon meron naman siyang sariling submitter kaya medyo hindi ako nahihirapan i-monitor. Bukod doon meron rin naman siyang yung application. Pwedeng gamitin yung kapag walang submitter na sarili yung aircon nyo. Doon nyo na lang i-monitor pang daily, weekly, tsaka monthly. Tapos ngayon, total natin, 5,474.9 minus 5,243.9. Total na ay... Wait, lagyan natin ng space dito para mukha na lang presentable. Minus. Panigurado na unahan nyo pa ako mag-compute. Ayan. Zero. Tapos, one. Then, three. Two. Dali, bali yan. Ito may naka total. 231 sakto. Ngayon, yung 231 na yan na kilowatts. Kilowatts per na kilowatts na nagamit nung pinaka mula June 19 hanggang July 28. Ilang days yun, bali? Bilangin na lang natin sa calendar kung ilang days. Yan, bali 231 more as in calendar. Ayun, June 19 tayo simula, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 29, 36, 37, 38, 39. Yun, 231 kilowatts for 39 days. Sinunod natin 2.0 for 39 days. Bali, ang kukunin naman natin dito yung cost niya per day, di ba? Bali, hindi natin siya ano. Pero ang pinaka usual na gamit namin nito ay ano, 16 to ano, 18 hours. Yan. 16 to 18 hours. Pero ang gawin natin, kunin na lang natin yung per day niya. Kaya alisin na natin to. Okay. Divide natin. 231 divide by 39 days. Yung. Kaya tayong calendar. 231 divided by 39, 5.92.
kasi 5.9. Bali, pumapatak na 5.9, nangyari ay pumapatak na 5.9 kilowatts per day yung pag-consume niya. Tapos ngayon, yung kung magkano yung rate nyo, dun na lang i-times yung 5.9. Yan, 5.9 kilowatts. Kung magkano yung rate nyo per day, yung rate nyo per kilowatt pala, multiply by rate nyo, rate per kilowatts. Kilowatts, yan. Permeral ko ha, permeral. Saffron ko niya. Kasi yung total niyan, ayan yung ano, kung halimbawa dito, ano, 9. Kunyari lang, halimbawa, 9. Bali, 5.9 times 9. Ito na, para ano, ito na. 5.9 times 9. 9 pesos per kilowatts. 53.3. Ayan, bali lumalabas na 53.3 pesos per day. Nagyan na rito ng PHP. Per day. Ayan yung ano niya, yung presyo niya sa na kada araw. Pero yan, napakasulit yan. Kasi yung etong 231 kilowatts na yan, dun sa luma, isang buwan lang yan. Mas so, wala pang isang buwan yan, siguro mga ano yan, 25 days lang. Kasi minsan mapalo kami ng 300 dyan sa luma eh. Tapos, sobrang tinitipid pa yung paggamit. Siguro every 3 hours, buksan ng tanghali ng 3 hours. After 3 hours, patayin. Tapos pagdating ng gabi, bubuksan ng 9 hanggang 12. Ganun lang. Pero dito sa anong to, magdama ka dyan. Walang patayan araw-araw. Kaya sobrang sulit na rin. Kahit sabihin mong ano eh. Kung halimbawa, i-ano na lang natin na yung 231 na yan, 1 month, dun sa luma. 231 ngayon, dito sa bago. Sulit pa rin. Kasi nga, yung oras ng paggamit, di mo kailangan dito rin. Hindi ka magtitiis sa ilit. Ganun. Kumbaga, mananawa ka sa lamig. Bali, ayun. Ayun nga, tapos kung gusto mong mauwi yung pinaka-total ng 39 days, ayan, yung 231 times mo lang yan. Multiply mo sa, ano, yung, kunyari, yung per, ano pa rin, yung rate per kilowatts pa rin. Copy na lang natin ito ba? Rate per kilowatts. Copy. Days, yan. So, alimbawa lang ulit, 9. PHP. 231 as in calculator natin. Ang anak. 231 times 9. 2,079 pesos. 2,079 pesos. Yan, yung total, 439 days yun ha. Kita mo naman. 439 days. Hindi matipid pa rin kahit matipid talaga sa mananawa ka pa. Hindi kumpara doon sa luma namin. Pahirap sa front. Napahirap ang dito. Ayan, bali yan lang. Recap natin yung per day niya, 53.3. Tapos yung sa loob, yung total ng 39 days, 2,079 pesos. Yung paggamit namin yan, ano, mga siguro 18 hours, ganun. Tapos, pwede kung gusto mong kunin yung ano, yung per hour, ano, yun o, yung total ng per day, 53.3, yun per day. Tapos, kung halimbawa kami, ano, 18 hours, sabihin natin na ganun, divide mo lang sa 18. 18 hours, yung paggamit, 18 hours ng paggamit. Tapos, punta tayo sa calculator, 53.3 divided by 18. Yan, pumapatak na 2.97 yung ano niya,
yung per hour, 2.97 per hour. Bali, ayan, 18 hours per day. Ayan natin, 18 hours per day. Ayan. Ayan, 2.97 pesos per hour. So, bali, ayan lang. Sana nakatulong. Kung meron kayong mga tanong, siguro comment nyo na lang. Tapos, try ko na lang sagutin doon isa-isa. Yan lang. Salamat. God bless. Close doors, I'm a fool for your love.